Ika-28 ng Agosto, Biyernes, pagunita kay San Agustin, Obispo at Pantas ng Iglesia, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tinutukoy ng kwentong ito ang mangyayari sa kaharian ng langit. 10 abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang 5 sa kanila, at matalino naman ang 5 pa. Dinala ng mga hangal na abay ang kanilang mga lampara nang walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ang matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na may tumawag, 'Dumarating na ang nobyo, lumabas kayo at salubungin siya.' Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, 'Bigyan naman ninyo kami ng inyong langis dahil mahina na ang ningas ng aming mga lampara.' Sumagot ang matatalino, 'Baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo.' Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo. Ang mga handa na ay sumama sa nobyo sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag, 'Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami.' Ngunit sumagot siya, 'Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Sa kwento tungkol sa 10 abay na dalaga, makikita natin na nakaugnay si Jesus sa mga karaniwang karanasan ng mga Hudyo. Naging panauhin si Jesus sa isang kasalan sa Kana kasama ang kanyang inang si Maria. Alam niya ang mahabang paghahandang ginagawa para sa isang kasalan at ang mga oras ng paghihintay. Tinutukoy ni Jesus ang panahon ng paghihintay at inihambing ito sa ating pananatili dito sa lupa. Ang Diyos ang nagpapasya sa panahong gugugulin natin sa mundo, ngunit malaya tayong magpasya kung paano natin gagamitin ang ating mga oras. Maaari nating gugunin ito ng may katalinuhan tulad ng 5 abay na nagdala ng sapat na langis para manatiling nagliliwanag ang kanilang lampara. O maaari tayong matulad sa 5 hangal na hindi nagdala ng sapat na langis. Sa parabolang ito, ang langis ay tumutukoy sa isang mabuting buhay, sa isang tapat na pagsisikap na isabuhay ang mga turo ni Jesus sa bawat araw. Sa araw ng paghukom, iharap natin ang ating sarili at titignan kung tayo ay naging tapat o hindi sa pagsunod kay Jesus. Pagsasagawa. Maaring mabulilyaso ang pagsalubong sa nobyong ikakasal kung mawawala ng langis ang 10 abay at mawawala ng sindi ang kanilang mga lampara. Hahantong sa kapahamakan ang buhay natin kung hindi natin taglay ang buhay ni Jesus.